So magandang hapon, kasama natin ngayon si Mr. Renato Locos na nanggain ng kaso laban sa Rick Reyes Corporation noong 2014 dahil laban sa illegal dismissal sa kanya. At nabigyan siya ng decision lang last 2015. So magandang hapon po sir. So ngayon kasama ka namin dito para may pagtsikahan lang kung or ang pag-usap tungkol din sa epekto sa'yo ng kasong ito. So ano yung naramdaman mo nung actual mong naranasan yung discrimination dun sa workplace mo, yung tinanggal ka dahil nalaman nila na HIV. So ano yung naramdaman mo nung nangyari ito sa'yo? Nung una, nung nagkaroon ako ng HIV, parang halos lumubog yung parang sinakulban ko ng langit at lupa na hindi ako makaman. Maraming nagbubuli sa'yo, maraming nag-husga sa pagkatawan mo dahil marumi, marami na yung mga sinasabi. So, naging mabigat yung proseso. Masyadong masigaw. Dahil dun sa mga nangyari nito na sabi mo nga, please na dun sa decision na kung marami na nakaalam na kahit ka ng kaso lang sa Rick Corporation dahil tinanggal ka nila, ilagal ka nilang tinanggal sa pasamitig hairdressers, Deloitte. Tapos, ano yung naging epekto nito sa buhay mo, particularly ito sa sitwasyon na ito, sa buong pamilya, sa mga kaibigan mo, o sa paninirahan? Ano yung epekto nito? Ang epekto nito ay ang paglayo nila sa yung mga kaibigan, nawala ko ng kaibigan, mga kamag-anak, lahat sila tumatalikod. Nalaman nila na may ganito ako sa akin. Siguro sa maling informasyon na siguro. Good, nakakabit din doon yung parang maling pagtingin na very iisip nila na nakakahawa agad porque mayroong HIV ang isang tao. Sa usapin kasi HIV, may ka-activate na stigma. Hindi mo maniniwasan. Sa usapin ng pamilya o sa bahay. Sa pamilya. Yun din, maling impormasyon. Akala nila nakakaawan. Makipag-usap lang. Nahawa ka na. Tapos, mga kagat ng lamok. Yun ang papaniniwala nila. Tapos sa laway, hindi yung makakaawa. So, parang napakabigat yung pinagdaanan mo nung simula nung nangyari ito. Mula din sa pagtanggal sa isang trabaho, hanggang sa personal mong aspeto ng buhay. So, paano ka nakabangon muli? I mean, paano mo na tulungan yung sarili mo para meron kang mga taong tumulong sa'yo? Sino-sino itong mga ito? Ang Positive Action Foundation yung tumutulong sa akin para makabang. Sila yung nagbigay sa akin ng temporary shelter. Sila yung nagmulat sa akin sa advocacy ng HIV AIDS para labanan yung stigma discrimination, lalong-lalo na yung mga tinanggal sa trabaho na dapat labanan sila. Meron pa bang tiba na tumulong, tumulong sa yung mga tumutulong para makabangot lang yung yung mga tumutulong sa akin yung Positive Action, yung Pinoy Plus, tapos yung Aluti PUCT, tapos yung Through Labor, Legal Assistance. Para dun sa pag-file, yung release talaga. So, itong last October 27, 2017, para may ilabas na yung final decision ng Court of Appeals na sinasabi na nanalo yung kaso mo laban ko sa Rick Reyes Corporation na illegal ka din lang tinanggal talaga sa iyong trabaho at dinismiss yung kapilpa ng Reyes Corporation. So, ano yung naramdaman mo nung nalaman mo na nanalo ka dun sa kaso nito? Yung muna kong naramdaman, nung na-receive mo yung letter na panalo. Ang naisip na punta sa ito na siguro ang panahon na upang mag
move forward, yes, mag-try harder na ibalik yung dati kong buhay para maging kolektibong mamayan, hindi yung tinuturi kang salit sa lipunan. So, matapos ng lahat ng ito sa iyong palagay, ano yung magiging leksyon ng particular na kasong ito yun sa mga employer na pwedeng katulad yung pinagalingan mo ito? No, ano yung leksyon na makukuha nila dito sa nangyari sa ito? Ang leksyon na makukuha ng mga employer? Dapat hindi sila mag-discriminate sa mga taong may HIV. Dapat nilang suportahan. Tapos, i-educate nila yung sarili nila tungkol sa sakit ng HIV. Siguro, maganda nga na magkaroon ng mga diskusyon sa mga workplace tungkol sa halagay ng HIV para mas magkaroon sila ng malawak na kaalaman kung paano i-handle or kung paano pagtulong ng pansin yung isyong ito at hindi basta-basta na lang magtanggal. Katulad nyo na sa iyo. Hindi kasi kailangan mo na basta na lang na ako tinanggal. Tapos natatakot sila na anong mangyari sa akin. So yun yung mga pinagulan. Mamatay. So yun yung mga tinutungan nilang batayan ka para sa legal na pagkatanggal sa iyo. Pinatunayan naman yung decision ng Court of Appeals na legal itong naging step. Naging ilegal niya dahil hindi ako mismo yung umalis. Sila yung nagpatanggal sa akin. Yes. So, sa mga ibang PMHIV na nakakaranas ng iyong tulad ng iyong sitwasyon na dinidiskrimina sa workplace, malaman o pinagsospechahan na sila ay positive sa HIV, i-re-recommend mo ba sa kanila na gawin din yung ginawa mo na nagkahan ng kaso, na nag-stand up o nalibigan para sa kanilang mapaday ang karapatan? Dapat alisin nila yung self-stigma sa sarili nila. Minsan kasi yung nagsisimula yan sa sarili nila. Pag takot kang lumantad, takot kang mahusgahan sa ilang tao, doon ka mismo mapupunta. Ang buhay kasi natin parang pelikula. May ikaw yung director ng buhay. Tama lang, para may recommend mo rin talaga na manigigan at hindi basta-basta na umalis dahil pinaalis dahil sa ganung sitwasyon, dahil sa ganung kalagayan, dahil marami din namang mga pangyayari ng mga isang individual na napagsuspechahan o nalaman ng kumpanya na sila ay positive sa HIV, na ganun-ganun na lang i-justify ng company o ng employer na tanggalin sila sa kanilang mga trabaho. Na sa kasong ito na kauna-unahan halos na merong ganito na katulad mo, ikaw ay parang una na nanigigan para sa kanyang karapatan sa pagtatrabaho regardless of situation, na meron kong karapatan pa rin magsigil at magtrabaho para sa iyong sarili. So, siguro ano na lang ano na ito, mensahe mo na lang sa mga employer at sa mga kapwa mo, PLHIV na regarding mo sa at yung mensahe mo para sa kanila? Sa mga employer? The best way to treat a person with HIV is with respect. Educate yourself about HIV and AIDS and show your support sa employer. Yes. And for the for PLHIVs, yung message mo for them? Sa pagpapanalo. Parang medyo naman. There is now a good reason for me to strive harder and get my life back. On the other hand, this victory is the encouragement for people living with HIV to fighting for your rights and respect. Thank you. Thank you for that. Yes.